mga dapat na gawin kung hindi ka natatanggap sa trabaho. Minsan, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng trabaho. At syempre, napakahirap nitong tanggapin, napakahirap sa pakiramdam. Minsan siguro naiisip mo, siguro kaya hindi ako natatanggap dahil kulang yung kaalaman ko, kulang yung skills ko, kulang yung pinag-aralan ko. Pero huwag ka pa rin panghinaan ng loob dahil may magagawa ka. May mga paraan, may mga magagawa kang paraan para makahanap ka ng trabaho. Kahit pa kulang yung skills mo, kahit pa kulang yung pinag-aralan mo. Dahil maraming trabahong naghihintay sa'yo. Kahit na pa hindi sapat ang kaalaman mo. Kasi baka naman kaya hindi ka nakakahanap ng trabaho ay hindi tugma yung mga skills mo, yung mga kakayahan mo sa gusto mong pasukang trabaho. Tignan mo yung mga kakayahan mo. Ito ba ay nakahanay dun sa mga alam mong gawin, dun sa mga experience mo? Kasi syempre, hindi ka matatanggap kung yung skills mo hindi sakto dun sa hinahanap ng kumpanya. Kaya mahalagang magbasa ng job description. Kung tugma yung job description dun sa alam mo, dun sa pinag-aralan mo, pwede kang mag-apply dun. Sa ganitong paraan, mas mapapadali yung paghahanap mo ng trabaho at hindi ka masyado ma-frustrate. At syempre, pagkatugma yung kakayahan mo, yung kaalaman mo, yung skills mo sa job description, ay matatanggap ka sa trabaho. Tapos, pag-aralan mo yung resume mo. Ano ba yung mga nakasulat dito? Merong mga bagay na hindi ka dapat isulat sa resume at meron namang mga bagay na dapat mong ilagay doon ay hindi mo naman ilinalagay. So, kailangan again, nakahanay dun sa job description at nakalagay yung mga maaaring makatulong para makahanap ka ng trabaho. Tapos syempre may mga skills ka na akala mo hindi nakahanay dun sa trabaho na yun. Ilagay mo rin siya. Importante yun. Yung mga skills mo na akala mo hindi na appropriate. Minsan yun pa yung makakapagbigay sa'yo ng edge para matanggap ka dyan sa trabaho na yan. Kasi yung mga unrelated skills na minsan akala natin wala nang halaga sa ating employer ay malaki pala yung halaga na maitutulong. Say for example, isa kang welder dati pero hindi naman welder ang iyong papasukan sa ngayon. Pero hindi mo linagay yung experience na yun. Samantalang meron palang departamento sa kumpanya na naghahanap ng isang katulad mo na isang welder, eh hindi mo ilinagay yung pagiging welder mo before yung experience mo sa weld o yung skills mo sa welding. Hindi ka tuloy na consider bilang isang empleyado. Yung mga ganun, kasi mahalaga po yun. Ano naman yung binabanggit ko kanina na hindi kailangan ilagay sa resume? Siguro yung mga nanalo ka ng beauty pageant, nanalo ka ng bodybuilding contest, yung MVP ka sa basketball, yung mga ganung bagay. Although syempre minsan mahalaga din yun. Malay mo yung mga nag-i-interview pala ay magaling sa basketball o mahilig sa basketball. O kailangan pala mataas yung confidence mo. Syempre pagka ikaw ay sumali sa isang contest, malamang mataas yung confidence mo. Minsan may mga bagay na hindi natin inaakala na makatutulong pala sa atin. So, siguro i-consider mo rin yung mga bagay na yun. Pwede mong ilagay o pwede hindi mo ilagay. Pwede yung pag-usapan naman yan sa interview na mismo. Ano pa yung magagawa mo para makatulong sa paghahanap ng trabaho? Pwede kang magsulat ng cover letter. Itong sulat na ipapakita mo kung ano ang mga kakayahan mo, yung pagnanais mo na makapasok sa kumpanya. Mapapakita mo yung marubdob na pagnanais mo para mapabilang sa kanilang kumpanya. Mapapakita mo yung enthusiasm, yung excitement mo dito sa sulat na ito. Ba't maipapaliwanag mo yung mga kaya mong gawin? Siyempre, iba pa to dun sa sasabihin mo sa job interview. For example, magaling ka sa sales. Pwede mo banggitin ito sa cover letter para mas umangat ka sa mata ng mga recruiters. Ito minsan nakakalimutan natin gawin. Magsanay sa pagsagot sa job interview. Minsan akala natin sapat na yung basahin natin yung tanong at isipin natin yung sagot. Oo, okay yun. Maganda rin yun. Pero maganda rin na magsanay ka. I-articulate mo. Sabihin mo. Banggitin mo mismo yung sagot. Minsan parang nakakahiyain. Lalo na kung nasa bahay ka. Marami kayo sa bahay. Sabihin, ano ba yung ginagawa ni ate? Ano ba yung ginagawa ni kuya? Ano ba yung ginagawa ni punso? Pero syempre, maiintindihan ka ng mga kamag-anak mo. Pero kung wala kasi bahay, mabuting maghanap ka ng isang tahimik na lugar saan pwede mag-practice, magsanay para sa mga sagot
sa mga tanong. Maraming mga tanong yan eh, na maaari mong sanayin. Describe yourself. How do you see yourself 5 years from now? Yung mga ganun. Why do you think you are a good fit in our company? Yung mga ganun tanong, di ba? Makatutulong sa pagpa-practice mo, sa pagsagot sa mga tanong. Think out of the box. Mag-isip ng labas sa karaniwan. Paano ka ba mag-iisip ng labas sa karaniwan sa paghahanap sa trabaho? Say for example, may isang kumpanyang naghahanap ng isang app developer. Sakto, yun yung kursong tinapos mo. Ang pwede mong gawin, tawagan mo yung kumpanya o puntahan mo yung website nila. Tignan mo yung mga ginagawa nila doon, yung mga examples ng ginagawa nila, yung mga models nila doon. Kunin mo rin yung phone number nila, yung email address nila. Pwede mo silang tawagan, pwede mo silang i-email. Tanungin mo sila tungkol doon sa trabaho or tungkol doon sa mga projects nila. Pag tinanong kung bakit ka interesado, sabihin mo lang na gusto mo sanang mapabilang sa kanila. Nag-a-apply ka bilang app developer. Tapos, karamihan naman sa mga tao sa kumpanya ay mababait. Bibigyan ka ng information. Basta maging tapat ka lang. Sabihin mo yung tunay na dahilan. Tapos, since marunong ka namang gumawa ng app, gumawa ka ng app na halos hawig ng mga ginagawa nilang app. Nako, paano yun? Siguro iisipin mo. Kung sisimulan mo, magagawan mo ng paraan. Matutuklasan mo, matututo ka lalo. At syempre, interest mo yan. 4 na taon mong inaral yan o higit pa. Kaya magkakaroon ka ng insights na mas malalim kung gagawin mo mismo yung project ito. At mapapakita mo to sa kanila. Mababanggit mo to sa kanila sa job interview. At syempre, dahil doon, lalaki. Kung mas lalaki ang pagkakataon mo na matanggap sa trabaho. Dahil gumawa ka ng isang bagay na labas sa karaniwan, out of the box thinking. Tapos syempre may kasamang action yun, yung ginagawa mong project tungkol dyan sa app na yan. Kung hindi naman web developer ang iyong applyan, pwede mo rin i-apply ang ganitong klaseng tactics. For example, gusto mo maging isang writer sa isang kumpanya. Pwede kang magsulat ng mga articles tungkol dun sa industriya nila, tungkol dun sa mga produkto nila. Sa simula, medyo mahirap yan. Kasi nga, siguro hindi ka pa masyadong familiar sa topics na yan. Pero, magiging handa ka sa job interview kapag ginawa mo yung mga tips na yan. Ayusin mo yung mga social media accounts mo. Yung Facebook account mo, Twitter account mo, Instagram account. Tanggalin mo yung mga pictures, mga larawan na may nakikitang hindi maganda. Halimbawa, may alak sa kapag, may inom ka ng alak, may ginagawa kang hindi maganda. Kung mahalaga sa iyo yung mga larawan o mga litratong to, pwede mo tong i-private or pwede mo tong ilagay sa ibang lalagyan. Pero maganda na siguro na wala ito sa social media accounts mo. Dahil marami sa mga recruiters ang tumitingin sa social media accounts sa internet. Itatype nila yung pangalan mo, mahahanap ka nila. Titignan nila yung mga activities mo. Kung meron kang mga hindi magandang nasabi, nagawa, eh makakasama ito sa'yo. Minsan nagiging dahilan to para hindi ka matanggap sa trabaho. Palawakin mo yung connections mo, yung network mo. Pwede mong balikan yung mga dati mong kakilala, mga kaibigan mo dati, mga kaeskwela mo dati. Pwede kang umattend sa mga seminars, sa mga webinars. Pwede kang sumali sa mga groups. Makipag-ugnayan ka sa mga experts sa inyong field. Sa una, para nakakahiya yan siguro, hindi ka sanay. Wala namang masama siguro kung magtatanong ka sa kanila. At lalong mas maganda kung magbibigay ka ng information na makatutulong sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, sa mga bago mong kaibigan, sa mga bago mong kakilala. Tapos sabihin mo rin sa kanila yung gusto mo. Gusto mo makahanap ng trabaho. Minsan, yung simpleng pagsasabi ay malaki ang maitutulong. Baka mamaya meron silang alam na job opening. Mababanggit mo sa kanila na kailangan mo ng trabaho. At syempre, kung meron silang alam na job opening, ay masasabi nila sa iyo, kailangan lang ay kumilos ka para mag-apply sa mga job openings na ito. Minsan, may mga pagkakataon na sobrang hirap talaga maghanap ng trabaho dun sa field mo. Kaya, ibukas mo rin yung isip mo, yung sarili mo sa ibang field. Oo, gusto mo makahanap ng trabaho dyan sa iyong tinapos na kurso. Pero minsan, kailangan buksan natin yung sarili natin, buksan natin yung isip natin sa ibang trabaho. Kung talagang kailangan na natin kaagad ng trabaho, marami kang pwedeng pasukan kasi marami namang bukas o job opening na pwede mong subukan sa ngayon or yung field na related dyan sa trabaho. For example, isa kang engineer pero wala kang mapasukan na kumpanya na sakto dun sa tinapos mo. Pwede ka pumasok sa mga kumpanya na kahanay ng kurso mo,
na hindi man exact technical field din. Or may mga nakikita ako na engineer na pumapasok sa logistics. O kaya naman ay sa purchasing department. Kung sa purchasing ng mga heavy equipment na related sa tinapos mong kurso. At pwede mo na rin itong pasukin sakaling maluwag sa loob mo. Hindi ko pinipilit na pumasok ka sa hindi mo gusto. Ang sinasabi ko lang dito ay maging bukas ang isip mo, maging bukas ang kalooban sa paghahanap ng trabaho. Hindi naman kailangan eksaktong-eksakto sa tinapos. Kasi may mga bagay, may mga mahahalagang bagay tayong kailangan i-consider. Bayaran ang mga obligasyon natin, utang, ang mga bayarin sa araw-araw, o mga bills. Ito lang po ang mga suggestions o mga payo na maaaring makatulong sa inyo. Kung sa tingin po ninyo ay nakatulong ang impormasyon na ito, ay i-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.